Magandang gabi po sa inyo lahat at tayo po yung muli ay live dito po sa Philippine Baptist Broadcasting Channel. We hope and pray na nakaready po ang inyong Bible at ang inyong mga notes. And tonight's topic is about where do the dead go? About po sa mga ghosts nito. So share po natin itong video na ito. Let's welcome our teacher, Pastor Jonathan Pascual. Alright, so... Magandang gabi po sa inyong lahat. Again, welcome po sa ating Facebook channel. So we are here at Filipino Baptist Broadcasting Channel. So medyo familiar na po kayo sa ating po channel. Marami na po kasi yung nag-video nito all over the world. At yung iba ay natutuwa, ang iba naman ay nagagalit, no? Well, part of the ministry na pinangaral ng salita ng Diyos sa mga tao po ay either po sila ay naiinggit o kaya ay nagagalit, ano? Pero ginawa po namin ito upang sa ganun po ay makapag-minister sa ating mga kapatiran, no? Kung hindi po ito maayon sa inyong paniniwala at hindi po niyo matanggap, so ito po ay isang decision na para po sa inyo, no? It is a decision that you have to settle. Pero kami po, kaya po namin ginawa ito publicly, pag sa ganun po ay mas palawak pa ang maabot po natin. So actually, dahil po sa ginawa naming public ang pag-aaral po ng Biblia, ito po ay naging pakinabang sa maraming mga Christians, especially sa mga sa abroad, na hindi ko po kilala at sila po ay nagpapasalamat sapagkat meron po tayong ganitong program. So ngayon po gabi, okay, nawa ay loobin ng Diyos na matapos natin ng matagumpay ang ating pag-aaral at ay okay, maging maliwanag po ang ating pong mga nakikita at the same time yung audio at mamaya po we'll have some questions. Actually po may mga tanong na po sa akin, hindi pa po nagsisimula ay may mga tanong na po sa akin, so we're going to tackle this later. Pero kaya niyo muna po magkaroon muna po tayo ng short prayer and after this ay magkakaroon lamang po ako ng counting discussion about the title, Where Do the Dead Go? Amen. Where Do the Dead Go? So tayo po, manalangin ang ilong Diyos. Panginoon, sa aming pong kakayanan, inamin po namin, Panginoon Diyos, hindi po sapat at hindi namin natatarap ang lahat sapagkat ang iyong salita ay tunay na malawak at malalim at maraming mga bagay na ikaw lamang, O Diyos, ang lubos na nakakaalam. Pero Panginoon Diyos, dahil po ang kapangyarihan mo, ang Banal na Espiritu ay nasa amin, O Diyos, meron po kaming access sa iyong salita at through the power of the Holy Spirit. Lord, you have said to your words that God has not given us the spirit of fear but of power and of love and of sound mind. Lord, alam po namin naman that wisdom, your heavenly wisdom, will help us and guide us. According to James chapter 1, verse number 5, so you are going to give us wisdom. Lord, tulungan niyo po kami. At pangunahan sa gabing ito, in Jesus' name, amen. Amen, amen. Po, magandang gabi po sa inyong lahat. Again, we're going to study about where do the dead go. So, importante po natin malaman niya sapagkat sa bansang Pilipinas, ano po? Ito yung bansang napakarami pong mga paniniwala. May naniniwala sa anito, may naniniwala sa tigpalang, may naniniwala sa tiyana, may naniniwala sa hapre, no? May naniniwala sa swang, no? So marami pong mga paniniwala, maraming naniniwala sa multo, maraming mga nagpapakitang kung ano-ano, no? Na pari na putol, kabawang na lumilipad, putol ang ulo, kabawang na lumilipad. So, may mga aswang na kalahati ang katawan. So, marami pong mga paniniwala ang bansang Pilipinas. So, nabalot po tayo ng paniniwala. Actually, Philippines is one of the, sabi natin, famous po yung mga paniniwalang yan. Yung mangkukulang, mga sumasanib, okay? Now, through this study, at least we're going to get some wisdom kung pagsagunan po, saan po natin talaga ilalagay yung paniniwala natin. Amen. Amen.
Sabi nila, Pastor, ang ating pong pag-uusapan pala mamaya ay multumultuhan. Hindi po actually, doon lang po. Hindi lang po tayo nakasiro in doon sa issue ng mga ghosts. But actually, i-describe ko po according to the Bible kung paano may mga panahon na ang mga yan, mga spirits, okay, na nakalagay sa mundo na, ay may mga ginawa po sila. Yung mga kaluluwa naman ay hindi po sila nag-stay sa ilalim ng lupa, especially in the Old Testament, pero sila po ngayon na nasa paradise. So, ito po ay describe po ng Bible, okay? Now, una po, tingnan po natin ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, okay? Sa book of, tingnan po natin sa book of James chapter 1 verse 5. James 1:5. Okay? James 1:5. So ito po muna. Okay, para po maabot po natin yung talagang eksakto, no? Na knowledge. Of course, pagkat dahil po ang devil, wala po siyang ginawa kundi maglagay siya ng mga isip, imaginations, puso natin sa isip natin upang sa ganun tayo po ay mamali, no? Mailagay sa error, madisip. Yun ang kanyang ginawa, no? Kaya nga may discussion tayo bago sa esotericism, di ba? Yung mga subliminal message, yung mga messages na meron pong merong symbol at may other, may meaning po yung mga symbol na yan. At pumapasok po yun sa ating consciousness. Hanggang po dumating ang parahon, talagang na-saturate na po tayo ng mga messages na yan. At later on, ang naging result po nito ay pinaniwalaan natin. Okay? So James chapter 1 verse 5, If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Sabi ng Bible. So ihingin natin sa Diyos ang karunungan. Okay? At ang karunungan pong ito na kailangan natin hingin ay karunungan na galing sa Diyos, sa Panginoon. Sapagkat meron pong isa pang karunungan, no? Two kinds of wisdom. So James chapter 1, James chapter 3 verse 13 hanggang po verse number 17. Sabi po niya, who is wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation to his works with meekness of wisdom. But if you have bitter envy and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descended not from above, but is what? Earthly, sensual, devilish. For where envy and strife is, there is confusion and every evil work. Kita po ninyo? But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Amen. Okay, so kailangan po natin ang wisdom ng Diyos. Because ito po sabi ng Bible, warning po sa atin. Okay, warning po sa atin ito. Sa 1 John chapter 4, ito po yung warning, no? Pabala ng Diyos sa atin. Pagkat po may mga espiritu na nasa mundo na naghahatid po sila ng false teaching. At isa sa mga false teaching po ay yung pong mga paniniwala na pinaniwalaan ng ating mga ninuno at maging hanggang ngayon, no? Nawala po itong batayan. Okay? Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are got out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. We are of God, he that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us, whereby know we the spirit of truth
and the spirit of error. Kita po ninyo, ano? Dalawang wisdom. Wisdom na divilis, sensual, at mayroong wisdom naman po na galing sa Diyos. Meron din naman pong spirit na tawag po spirit of truth. And that is the spirit of God. And there is called the spirit of error. So makita po ninyo, no? Meron pong conflict. Merong opposing powers and factors. Now, kaya nga po yung presentation, akala mo totoo, pero ang purpose pala no is to deceive you. Remember, the God of this world, ang may-ari ng mundong ito, okay? The God of this world hath blinded the mind. See that? The blindness there? Of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, which the image of God, should shine unto them. So may kabulatan na ginawa ang Diablo. Another thing, ito po, pasinin po ninyo, before I proceed to the teaching, ito po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 10, mga kapatid, no? Ito po yung katotohanan na sinasabi ng Biblia, na talaga po may spiritual warfare. Amen. 2 Corinthians 10:4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So you will see that there is warfare, spiritual warfare going on. Okay? At binanggit po yan sa Ephesians chapter 6, bilang patunay na talagang masindhi po ang bakbakang ito. No? Hindi po ito biro, sapagat ito'y agawan ng isip. Amen. Kasi kapag nakuha yung isip mo, namali na yung isip mo, lang, tawag doon, delusions. Kaya nga po maraming mga pastor ngayon na kanila pong sinasabi, pastor, paano po ang alam ko dyan, ang salvation by faith alone. From the Old Testament to the New Testament, hanggang sa tribulation ng isang milenyo. Alam ko yan, faith alone. Okay? Now, kaya nga po mga kapatid, tinuturo natin ito, Bible ang ginagamitin natin. Kasi nga, pwede kasi tayong mamali ng hinala at kaisipan. Okay? At nag-akala tayo, akala natin yun ang tama. No? Kasi yung mundong ito, mga kapatid, hindi dahil sa humahawak ka ng Bible, alright? Natutumbok mo na agad, no? Hindi po, mga kapatid. Remember, ang sphere of activity of the devil is religion. Dito sa aktibo. Ha? And ibig sabihin po na, tayo po ay, ang ating mga magulang ay ligtas. Yung mga ninuno natin, ligtas. Automatic ligtas na tayo. At alam natin na talagang ever since yung tuturo ang mga Christians ng truth, kapag nakarinig ka ng Christian ngayon, kagad, ito, nasa tama sila. Hindi po ganun. Dapat magsaliksik tayo. Kaya nga sabi ng Bible, search the scripture. For in them you know that you have eternal life. So you have to search the scripture. Ito pa po, tignan nyo kung gano'ng kasindi ang labanan. Ephesians 6, verse number 12. Ang word na ginamit po dito, armor. Kung hindi matindi ang labanan, bakit kailangan pa ng armor? Sabi nyo, verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So there is a warfare. So dapat po tayo sa ating pag-aaral. So you have learned from the passages that we have read that there is a warfare. There is deception going on. Okay. So ngayon ang tanong, asan ngayon yung mga namatay na? Kasi yung iba naniniwala na kapag katapos namatay ang tao, okay, ay pwede pa silang mag-standby dito sa lupa. Okay? Pero punta muna tayo sa Old Testament. Ano bang tipa? Sa Old Testament, meron isang bagay na dapat natin consider dyan. Una sa lahat. Ang Holy Spirit ay hindi nag-i-stay. Okay? Ang Holy Spirit po ay hindi siya nag-i-stay sa isang, sabihin natin, ligtas. Alright? Ligtas. Saved. Pero hindi siya nag-i-stay. No? Bakit po? Bakit mahalaga yan? Upang pakita ko po sa inyo na kakaibahan ang Old Testament sa New Testament. Isaiah, Psalms 51, okay? Verse 10.
Nangyari po yan kay Samson, umalis ang Holy Spirit sa kanya. Nangyari yan kay King Saul. At ito po ang sabi ni King David sa Psalms 51, verse number 10. Okay. Psalms 51, verse number 10. Marami po tayong mga verse na pwedeng buksan, pero mamimili lang po ko for the sake of time. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation. It may sabihin, sa verse 11, take not thy Holy Spirit from me. He is afraid that thy Holy Spirit will get out of him, no? Aalis sa kanya yung Holy Spirit. So there is a difference between the Old Testament and the New Testament. Doon pa lang po, makita niyo lang, maliwanag na walang nabubuo na din doon, no? Okay. Bakit mahalaga po ito? Sapatat po, ang mga namamatay, okay, sa panahon ng Old Testament, hindi po sila pupunta diretso sa third heaven. Bakit po? Because according sa Luke chapter 16, which is part of the Old Testament. Okay, tandaan po natin, nung kinuwento ni Christ yan, wala pa po, hindi pa naganap ang kanyang kamatayan sa Luke 16 at hindi pa po siya nag-resurrect. So, part pa rin po ito ng Old Testament. Tingnan natin sa Luke chapter 16. Alright? Saan lang napupunta yung mga namamatay ng panahon na yon sa lumang tipan? Saan sila pumupunta? Katulad din ba ng mga tao namamatay sa bagong tipan? Okay? Luke 16, verse number 23, verse number 19, hanggang po matapos siguro ito, Luke 16, verse number 19, hanggang 31 na po tayo. There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores, and decided to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. It came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was what? Buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and said, Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you. So nakikita sila, ha? Meron sila nga, meron sila. Nabu-view nila yung isa't isa. And beside all this, between you and us, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hands to you cannot. So Abraham is speaking here. This is not a parable. Neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have five brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Okay? Alright, so verse number 29. Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, tandaan po natin ha, saan galing daw? Galing sa kamatayan, they will repent from the dead. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though, one rose from the dead. Okay? So, kita po natin that the souls of the people in the Old Testament, according to Luke chapter 16, okay? Parang nasa isang ano lang sila? Area. Lugar. Ang nagsaseparate sa kanila, yung Great Gulf fix. So, alam natin, the word na Gulf is equivalent to water. Okay? So, yung paradise, Abraham's bosom, okay? At yung torments nasa isang lugar. At binanggit yan ng ating Panginoon kung saan po siya pupunta after his death. Matthew chapter 12.
Okay, hopefully na kayo po ay nakakasubaybay. Amen. Amen. 41. Wow! Grabe natin ngayon ang viewers. Matthew chapter 12, verse number 42. So, subaybay po natin ito. Maganda po itong kwentuhan dito. Okay. Matthew 12, verse number 42, the queen. Alright. Actually, bago po yun, yung sinabi po na yun si Jonas, the man of Nineveh shall rise in judgment with this generation. Okay, bakit po nabanggit niya si Jonas? Sapagat yung sign na ipakikita po sa mga Israel ay yung pong kanyang resurrection. Parang yung kay Jonas. Pupunta tayo mamaya kay Jonas. Ha? Kay Jonah. Si Jonas po dito, si Jonah po. Okay? Now, look at this one. So, hinabing niya ang kanyang sarili, no? Yung kanyang pagtungo doon po sa heart of the earth. Okay? Pupunta tayo mamaya kay Jonas. Kay Jonah. Alright, verse number 43. When the unclean spirit is gone out of the man, he walked through dry places seeking rest and find it none. Okay? Ano naman ang isa? Verse 40. 12:40. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Okay? So meron po kasi kaming video dito. Gusto muna namin ipalabas. Kasi nga, nagpaharap ako sa kanila ng mga bagay na pwedeng panuhurin habang tayo po ay nag-uusap dito. Okay? Ay lihim po muna para po mapanood po ninyo. Ito po isang instance ng video na napanood po ang nakuhanan po nila. Okay? Sabi po nila, ito ay isang boss. Okay? So, let's check this movie. Short clip lang po ito. So, bukas po daw yung pinto according sa video, ha? Okay? Kasi nga, kapag tayo po ay nanonood, siyempre, let us be critic. Huwag yung passive. So, yan, bubukas yung pinto. At papansinin natin yung tao. Ito. So, parang may merong cloudy something, no? Kita niyo yung tao, tumaas ang paa. Yan, tumaas ang paa. At yung paa, sobrang taas. Hanggang sa hinila siya ng hinila, hinulog sa higaan. No? Wala namang talik, no? Nagulat yung tao kasi nga, anong nangyari sa akin? So, kuha po yan sa video. So, maraming po tayong mapapanood na mga ganyan sa YouTube about boss. Okay. That's the reason why we have to study this. Sapagkat, hindi lamang po millions ang naniniwala dyan. Billions. Bakit po? Karamihan po kasi ng mga religion, okay? Mga religion na hindi po Christian religion, ay may paniniwala po dyan. No? Tulad ng Hinduism, kasi meron sila mga spirits ng kanyang ancients. Yung pong Buddhism, no? Meron silang paniniwala sa mga spirit ng kanilang ancients. So, maging po yung Sintuism, no? Ang dami po niyan, ang dami tao niyan. So, yung kanilang teaching, ang kaisipan nila, na mix doon sa Christianity. Plus yung pagan world. Alam natin yung Roman Catholic Church, siya ay pagan na nag-profess ng Christianity. Dala-dala din niya yung kanyang religion. Okay? So, yung Spiritism, isa po yan sa pinakamalakas na religion sa ating panahon, brad. Spiritism. Yung iba, hindi naniwala sa Diyos, sa mga spirits. Pero alam niyo po, napakalakas po ng Spiritism. Kaya nga po, yung mga Christian na na-convert, bago pa lang silang na-convert, yung iba, nagpapatawas, di ba? Yung iba, lumalapit pa sa mga bulario, di ba? Saan po lumalapit na mga nagpapatulong, nagpapagamot. Kaya kasi nga malakas po ang Spiritism. Kaya nga yung talisman nga nila, di ba? Yung mga ginagamit ng mga anting-anting, di ba? Diyan po ang Pilipino, ha?
Ngayon, mukhang nawala ata ng power yung ating-ating ano. Bakit? Kasi po yung COVID di makontrol eh. So, yung spiritism po napakalakas. Now, in the Old Testament, lahat po ng souls, okay, na mamamatay, na sila dito. Bakit po? Describe po yung sa Luke 16. At sabi ni Christ, siya po ay hindi po didiretso ng heaven. Pag siya namatay, sabi niya, and behold, chapter 12, verse 14. Whereas Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Okay, so sa heart of the earth. Okay? So yun po, no? Ano bang nandito sa heart of the earth? Yung pong binasa natin ngayon sa Luke chapter 16. So yung mga Old Testament, nandito sila. So mamaya po ay sasagutin ko po yung isang question, okay? Mula po dito sa teaching nito. Punta po tayo sa Jonah. Jonah chapter 2. Jonah chapter 2. Okay, punta po tayo sa chapter 2. Tingnan po natin kung anong nangyari kay Jonah. Verse 1, then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. Asa loob siya ng tiyan. Asa loob siya ng tiyan ng isang ista, no? And said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me out of the belly of hell, cried I, and thou heardest my voice. For thou cast me into the deep in the midst of the seas, and the floods compass me about, all thy billows and thy waves pass over me. Then I said, I am cast out of thy sight, yet I will look again toward thy holy temple. The waters compass me about, even to the soul, the dead close me round about. Sila yung natubig ko. The winds were wrapped about my head. I went down to the bottoms of the mountains. Okay, the portals ng hell, no? The earth with her bars was about me forever. Yet, as thou brought up my life from corruption, O Lord my God. So, ibig sabihin po, siya po ay namatay. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto me into thine holy temple. They that observe lying vanity forsake their own mercy. But I will sacrifice unto thee with a voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. And the Lord spake unto the fish, and it buffeted out Jonah upon the dry land. Something happened to Jonah. Something happened to Jonah. Kaya nga binanggit ko ni Jesus Christ tungkol kay Jonah. Even us. Alright? Okay, so ang tao po ay namamatay. Panahon ng Old Testament, pumunta po sila din sa place nito. Another verse, Luke chapter 23. Luke chapter 23, verse 43. Luke 23, verse 43. So ito po, kumuha po tayo ng mga verses sa Bible para i-prove natin na ito po ay hamon sa pananakasalan. At hindi tayo gumagamit ako ng mga verses po dito, ha? We're just using one Bible. Amen. Luke 23, verse 43. Eh, hindi nyo makukuha itong truth na ito sa mga ibang versions. Okay. And Jesus said unto him, verily, verily, I say unto thee, today thou shalt be with me in where? Paradise. In paradise. Now, ang tanong, nung namatay si Christ, siya ba'y pumunta sa paradise at heaven o dito? Tingnan po natin sa book of Acts, chapter 2. Okay? Karagdagan po, nakalaman po ito sa iba. Ang mga Old Testament saints po, hindi po sila pumupunta. Yung kaluluwa nila, hindi po naglilinger dito sa mundo ng mga buhay. Amen. Asa mundo sila ng mga patay? Okay? Acts chapter 2. Okay. Verse 27. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer the unholy one
to see corruption. So Jesus Christ is talking about hell here. He seeing in this before speak of the resurrection of Christ that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. So he's talking about Jonas. Amen. He went to the place of hell. Ito po hell po ito. Ang dami po hell. Pero no. At sa hell, okay, dalawang compartment po ito. Yung compartment o area o place o habitation, dwelling place. Alright? Ang isa po, nandun si Abraham. Ang isa po ay place ng torments. At dito po, sinabi dito ni Abraham. Amen? Doon sa rich man na walang makakakross dito sa lugar na ito. At dito pumunta ang ating Panginoon sa place ng torments wherein He paid the penalty for our sin. And then He took the people, the Old Testament saints. Kaya nandito po sa paradise, yung Old Testament saints. At pagkatapos din nalang po niya sa third heaven. Okay? Tignan po natin yan sa Ephesians chapter 4. Okay? So wala po po tayo sa New Testament, ha? Amen. Ephesians chapter 4. Actually, hindi naman po ito madaling, hindi naman po ito mahirap unawain. Kailangan lang po, makinig po kayo at panikulaan po ninyo ang mga nakasulat sa Bible. Hindi po doon sa sinabi ko. Yung nakasulat sa Bible. Ephesians chapter 4. Tignan po ninyo. Now that He ascended. Ephesians 4:9. Okay? 4:8. Wherefore He saith, when He ascended up on high, He led captivity captive and gave gifts unto men. Now that He ascended, makikit sa langit, what is it but that He also descended first into the lower parts of the earth? Ito po sinasabi ni Christ kanina sa Matthew 12. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens that He might fill all things. Okay? So what happened? Yun po. Amen? Alright? Saan siya pumunta? Dito. He led captivity captives. Kaya po ang paradise, makita po natin sa 2 Corinthians chapter 12. Okay? Kita po, brethren, he preached the gospel na. 2 Corinthians 12. Verse kita rin. 2 Corinthians chapter 12. Verse 4. How that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter. See? So, makita po natin ang paradise. Okay? Sabi ni Christ, today thou shalt be with me in paradise. Eh, saan ba siya pumunta? Pumunta sa baba, pababa. Hindi siya umakyat. Amen? Saan siya pumunta? 3 days pa siya dito. And 3 nights. At the heart of the earth. Like Jonas. And then, pagdating po sa 2 Corinthians 12:4, the paradise is no more here. So, right there. So, they're better. Okay? So, naintindihan niyo na ngayon? Kapag ang tao na mamatay sa Old Testament, okay, tandaan natin, ang Holy Spirit po nagde-depart sa kanila. Ha? Hindi nag-i-stay. So, kapag ang saved ay namatay, siya pupunta, going to the place of paradise. Kapag ang unsaved, saan siya pupunta? Sa Old Testament. Going to the place of torments. So, una, wala pong purgatorio. Ang great topics po dyan ay hindi purgatorio. Gulf po yun. Lipua po yun. Okay. Plus, wala pong limbo, lugar ng mga bata na tinuro ng mga Roman Catholic Church. Ng Roman Catholic Church. So, walang place ng limbo at wala rin pong purgatorio. Kita po niya, ha? Kaya po ang tanong, where do the dead go? In the Old Testament, they go to the place of hell. Save or lost. Pero since dalawa po ang location doon, ang isa po ay paradise at ang isa po ay torment. Sa idea ng iba, okay? Ang tawag po nila dyan, Hades. Sa Hebrew, Sheol. Alright? Pero sa English Bible, hell. Okay.
So meron po tayo sa 1 Peter chapter 3, brad. Koma. Verse 19. 3:19, yung gospel of preach. Okay. 1 Peter 3:19. Okay? Alright. First Peter 3:19. By which also he went and preached unto the spirits in prison. Okay? So he preached to different groups. Ang isa, spirits in prison. Okay? Hindi po na-preach ang gospel dito. You go to 1 Peter chapter chapter 4, verse 6. For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit. Okay? So, na-preach ang gospel, saan? Dito. Pero, nag-preach din siya, spirits in prison. Spirits, ha? Ano ito mga spirits nito? Kita po natin yan, 2 Peter 2:4. Okay? Mga spirits po na yan. Ito po yung mga angels. Fallen angels. 2 Peter 2:4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment. Okay? So dito, na-preach yung gospel. Alright? Dito ano, na-preach yung, na-preach din sila, na-preach din. Sa mga spirits. Okay, so ibig sabihin po, yung mga angel, fallen angel, andito sila sa place of torments. Nakuha niyo? Yeah. Okay. At si Christ, na-preach yung sa mga Old Testament saints. Gospel ang minutes niya. Hindi po yung gospel dito, ha? Okay, baka mamaya eh. Dahil gospel, o gospel na naman, okay? Iba pong gospel yan. Alright? Yeah, parehas lang yun. Okay. So, anong laman ito? Sa Old Testament saints? Ito laman, Old Testament saints. Anong laman ito? Spirits in prison. Okay, angels. At sa mga souls, ng mga saints. Example po doon, like si Rich Man. So, chapter 16. So, nakukuha niyo na. Amen? Okay, mamaya po ay may mga tanong tayo mamaya. So, ngayon sa New Testament. Alright. Kakaiba na ngayon sa New Testament. Sa New Testament, okay, kakaiba. Sabi po, since bakante na ito at ang paradise ang doon, lahat ng taong magbibelieve kay Christ, example here, there's a person here, believe in Christ. Okay? So, siya pupunta. Pag siya namatay, doon na siya. Kapag siya ay nag-reject kay Christ, siya pupunta. Pupunta siya sa place ng hell. Ama? Pag unsaved siya. So, kapag unsaved siya, siya pupunta? Dito. Ayan. Pag siya namatay, siya pupunta? Sa lugar ng Panginoon. We go to 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Okay, gumaganda na po, no? Amen. So, masarap ang kwentuhan. 2 Corinthians chapter 5, two different tabernacles. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, okay? A house not made with hands, eternal in the heavens. Wow, that's nice. Yun na, no? Okay. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. So yun ang katawan natin, yun ang tahanan ng ating kaluluwa. Okay? Now he is speaking about the glorious body. Okay? If so be that being clothed, we shall not be found naked. Ano yung naked? Yung soul, walang body. Okay.
For we that are in this tabernacle do groan. Ito yung ating laman ngayon, flesh, ng earthly house. Being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon that mortality might be swallowed up of life. Now he that hath wrought us after same self same things that, who also have given unto us the earnest of the Spirit, yan ang Holy Spirit. Yun yung magiging dahilan para ikaw ay mag-glorify, magkaroon ng glorified body. Look at verse 6. Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, ito yung ating tabernacle ngayon, ito yung ating tahanan, ang ating kaluluwa, we are absent from the Lord. So ibig sabihin, ang kaluluwa, meron siyang tahanan, yung katawan. Kapag ang katawan at ang kaluluwa magkasama, saan siya absent? Absent siya sa Lord. Ibig sabihin po, wala siya doon sa third heaven. Kapag buhay. Pero kapag siya ay namatay na, okay, habang nabubuhay, ito sabi ng Bible, for we walk by faith, not by sight. So, habang nabubuhay tayo, we walk by faith. Okay, by faith. So, we are, what? Naniniwala tayo ng langit, hindi pa natin nakikita. Tama? Yun ang faith. Hindi mo nakikita, pero alam mo, may langit. Bakit? Kasi nga, faith po eh. Okay? Ang faith po, mga kapatid, ganito. What God has revealed, you believe it. You receive it. Okay? Ngayon, po sabi ng Bible, verse number 8, for we are confident, I say, and will rather to be absent from the body and to be present with what? The Lord. See? Kapag absent ka na daw sa katawan, saan ka na? Sa Panginoon. Yan nasa ba Panginoon? Yan. Yeah. Sa ba Panginoon? Okay? Nasa ba Panginoon ngayon? You go to 1 Thessalonians chapter 4. Verses 1 chapter 4, verse 16. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Asa si Christ ngayon? Asa heaven. See? Kaya bababa siya sa bababa po siya sa rapture. Kaya nga po yan. Snatch. Pupunin niya yung mga Christians, snatch. Okay? So kapag ikaw ay patay, okay, patay ka, this moment, parang hindi na ito, mga mato. Pag patay ka this moment, anong mangyari? Asan ka? Third heaven, yung soul mo, soul. Yung body mo, siyempre, nasa grave. Okay? Pero kapag dumating ang Panginoon, kakaroon ka ng katawan, kasama ang Panginoon sa langit. See? Yan po yung New Testament ngayon. Yung soul ng taong mamamatay na unsaved. Siyempre, saan siya? Saan siya? Okay? Ang penalty ng kanyang kasalanan. Hell. Amen. Romans 16:3, for the wages of sin is death, but the gift of God is the Jesus Christ our Lord. So, anong wages ng kasalanan ng tao? Death. Ano ang death? Ito po yan, physical death, spiritual death, and the second death, that's hell. Like a fine. Alright? So, ito po, sa future, okay, ito po yung magiging like a fine. Alright? Sa tribulation period, it's almost the same with the Old Testament. Okay? Sa millennium naman, present ang impyerno. Okay? Kasi nung dumating si Christ, open siya. Kasi mo, na? Yung Mount Olivet, nahati yun, nag-clip. Bukas eh. Nag-depart yun. Bukas ang impyerno. Sa millennium, kita nila ang impyerno. Ang gate ng hell. Ngayon, hindi mo nakikita. Dito, may losing salvation na rin po dito. Kaya nga, kahit yung children of the kingdom, pwede siyang itapon sa hell. Dito. Okay? Alright, so naintindihan po natin ngayon, mga kapatid. Okay? Right. So, meron po kasing questions dito. Gusto ko pong sagutin. Actually, tutuloy na lang po natin yan. Discussion. Mamayang konti. Kasi I have to get the questions. Kasi nga, importante po yung mga tanong.
May nagtanong po sa akin, Pastor, ano po yung seven spirits of God? Doon sa book of Revelation. Revelation 1. Amen. Ito po yung tanong ni Sister Jessica Katugas. Sabi niya sa akin, Pastor, ano po yung seven spirits of God? Apat pong beses po, binanggit po ito sa book of Revelation. Revelation 1:4, Revelation 3:1, Revelation 4:5, Revelation 5:6. Okay? Tandaan po natin, no? Sa Revelation, meron po siyang mga sinisimbolize. Okay? Dati may sinisimbolize siya. Tulad ng candlesticks. Diba? Seven candlesticks. Anong sinisimbolize niya? Sinisimbolize niya po yung liwanag na nandun sa mga churches. So, sinisimbolize po nila yun. Okay? Alright. So, seven candlesticks. Kaya nga ito namang seven spirits. Sinisimbolize po na ito ng seven spirits of God ang sevenfold ministry ng Holy Spirit. Okay? So what? The seven spirits of God, the seven spirits of God symbolizes the seven ministry or sevenfold ministry of the Spirit. Isa lang kasi ang Spirit eh. Holy Spirit. So yung seven spirits na yun, it symbolizes. Okay, yung candlestick, di ba? Seven candlesticks. Mm-hmm. Tapos meron pang stars. Seven stars. Okay? Mga angels naman yung seven stars. So may mga symbol yun. Nakuha niyo, brad? Amen. Okay? So, yung seven spirits na yun, it symbolizes what? The sevenfold ministry of the Spirit. Isaiah 11, verse 2 to 3. Okay? Wisdom one. Masahin natin yan, ha? Spirit of Christ. So, nasa question ni Nasa na po tayo. Alam ko po, marami na pong tanong. Amen? Mga ilan na yung tanong natin, brad? 10, 15. Okay? Nagabihin tayo ng todo dito. Baka lumabas yung mga... We have 50 viewers. Grabe, no? Dami niyan. Isaiah 11, verse 2 to 3. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge, and of the fear of the Lord. See that? The sevenfold ministry of the Spirit. Verse 3. And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord, and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. Okay? So, kailan po yun? That will be in the millennium. In the millennium. Alright? So, ngayon, may nagtanong din po sa akin, ano po ba yung spirits in prison? Spirits in prison. You go to Hebrews 1:7. Ito po natin, worthy spirits ay nakaugnay po ito sa mga angels. Amen. Hebrews 1:7. Hebrews 1:7. Okay? Alam ko po na may mga tanong na. At entertain na po natin mga question. Hebrews 1:7. And of the angels, Isaiah, to make at his angel spirits and his ministers a flame of fire. Angels, spirits. Kaya mga spirits po na yun, nag-preach si Christ na eh. Tama? Mm-hmm. Preach si Christ na. Okay. Anong preaching niya kaya doon, Pastor? Ano kaya content ng preaching niya? Redemption? Sa spirits? Opo. Yung preaching niya. Dito, ito, nag-preach siya dito eh, sa spirits. Nag-preach siya saan? Sa mga angels, right? Sa mga angels. O, ang preaching niya, siyempre yung word God. About their what? About their future. About their future. About the judgment that will come to them. Okay? Amen. Yung judgment. Ito naman, hindi judgment ang pinipreach dito. Good news. Kasi dito, judgment ang kailangan nila marinig. Tama? Uh-huh. Dito, good news. Ano yung good news na yun? Paalis na sila ito. Yeah. I have given the blood. Diba? I have shed the blood. Kasi nga, according sa 1 Peter chapter 1, okay? Of course, they're not looking forward to the cross. Yung mga nasa Old Testament saints, hindi po yun, kapatid. Sinabi niya, yung remission of sin. Kasi po dito, ano po ang ginagawa po nila? They're just but shedding the blood of animals, right? Pero hindi nare-remit ang kasalanan nila. They're still guilty. Okay? Tingnan natin sa Romans 3, ha? Para maunawaan po nila. Amen, amen, amen. Romans 3. So yun ang kanyang, kasi ang gospel is sabihin, good news. Okay? No, makakaalis na sila sa lugar nila ngayon. Meron ang way that they can escape from there. Okay, ito po, good news dyan.
3:25. Okay? Whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, Old Testament, through the forbearance of God. To declare, I say, at this time, itong panahon na ito, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. So, yung remission of sin, amen? So, may forgiveness sila, parang ano yan, parang post-dated check. Okay? Ito yung bayad. Pero, kailan makakas? You know? Ako niya? So, nagtawag ngayon ng remission. Kaya, ito ay kanilang kaligayahan nila. Good news yan. Actually po, kahambing yan sa Hebrews chapter 4. Kahambing niya yan. Okay? Ito naman, pagpasok nila saan? Pagpasok nila sa land of Canaan. Ito yung kinatang gospel para sa land of Canaan. Right? Hebrews chapter 4. Ito rin yung gospel, okay? Sa pagpasok nila sa millennium. Okay? Yung gospel na yan. Ngayon, nakita natin, yung gospel, yung pinaka-basic meaning ng gospel is what? Good news. Okay? Kaya ano bang good news dito? Yung sinasabi ng Bible sa Romans 3:25, di ba? Anong declare niya? Yung remission of sins. Yung forbearance, yung pagtsatsaga ng Diyos sa past. Tama? O, naintindihan niyo na? Yeah. Ah, bakit siya ng priest dito? Okay. Alright. So, yung spirits po doon ay mga angels. Hindi po sila pinit siya ng gospel. Ang pinit siya ng gospel doon, yung Old Testament saints. Okay. Now, yung pong isa, sabi niya, Pastor, ano po yung mga nasa Zechariah 5:9? Okay? May isa pang question, pero mamaya po, i-reserve ko na po yung baka kasi tanong hindi. Sige po. I-reserve ko na po. Ano po yung nasa Zechariah chapter 5 verse 9? May wings. Okay, basahin mo, Brad. Opo. Then lifted I mine up mine eyes, and look, and behold, there came out two women, and the wind was in their wings, for they had wings like the wings of a stork, and they lifted up the ephah between the earth and the heaven. Okay. So, hindi po mga angels yan, ha? Stork, eh. Basahin niyo sa Leviticus chapter 11, kung anong klaseng mga iba ng stork. Devil. Unclean. Unclean spirits. Unclean. Unclean bird. So, they are unclean spirits. Mm-hmm. Okay? So, ito mga stork na ito, unclean spirits ito. Para sila mga owls. Yeah, so, you will see how the devil operates. They transform. Kaya kung hindi mo sila kilala at hindi ka bihasa sa Bible at hindi ka talaga nasa Panginoon Diyos, then it's difficult to understand kung ano mga figures ang meaning nito. So, sipin mo, pwede kang kadaya dito na itong mga stroke nito ay kakampi ng Diyos. But they are unclean. They are clean. Okay? So, yun po ang aking tinanggap na question, so sinagot ko lang po ito ngayon. Okay? Amen. First question. Alright na. Pasa. May na pa. Open tayo. Alright. So may mga question. Just throw your questions. From Brother Juan Carlos Dion. Hi Pastor. Good evening. Brad, magandang gabi rin. Di ko sure if this will be entertained. We will entertain that. Just throw your question. So, talon na ako sa question niya, Pastor. Nabasa ko po kasi, there are 6 names of demons. So, I'm wondering po, does it mean na there are other demons apart from Satan na kilala ng lahat? Sorry po, pero matagal ko ng question to na di ko pa nahanap yung answer. Kasi word na demons, can you check that sa King James kung may lumitaw na demons? Wala po. Okay. So, ang demons, okay, saan pa nakuha yung demons na yan? Okay? Demons. So, yung demons kasi, ano yan? Zero. Saan siya galing? Galing siya sa ano? Iyan ay Greek sa mga Greek. Greek game. Actually, isa sa galing Greek. So, kung siya galing sa Greek, it is embedded in what? In the mythology of the Greek people. Embedded itong demons ito. Ibig sabihin, bago pa gamitin ang Bible. Alright? Okay? Meron ding group of people, mga Greeks, they believe in demons. And remember, pagkapaniniwala ng mga Greek, alright? Hindi biblical. Pagka ang demons ay binanggit ng Bible, alright? That is definitely what? Evil. Pero kapag ka ang mga Greek nagbanggit sa demons,
Definitely. Good. Pwede nilang gamitin evil yan, pwede nilang gamitin good. Uh-huh. Okay, so it could be good or it could be evil. So yun po yung demons. Alright? Kaya hindi ginamit ng Bible, inilagay niya sa English, na demons. Ang ginawa niya ano? Devil. Para ma-generalize talaga pag devil, kasi nakalagay yung word na evil. Di ba? That's the King James. Kasi na devil, evil. Pero dito, ano makikita mo dyan na evil? Wala. Okay, twisted yun eh. Twisted. Okay. Now, so, ang question, anim daw na... Meron daw anim na names sa... I don't know where he read sa King James Bible? Sa Bible? I don't think. Eh kung wala sa Bible, hindi dapat paniwalaan yun. Kasi, ulitin ko po, Pastor, nabasa ko po, pakilinaw lang po, Brother Juan, kung saan niyo po nabasa to. Kasi there are six names of demons. Uh-huh. So I'm wondering po, does it mean na there are other demons apart from Satan? That's obviously nakilala sa lahat. So di natin alam kung saan niyo nakuha yung pangalan. Ganito yan eh. That is why I'm telling you, mas maganda talaga, there is only one final authority, no? Baka yung sila Abaddon sa Revelation. So, kung yung mga yon, siyempre, Abaddon, those are angels. Fallen angels. Abaddon, di ba? Fallen angel yon. And definitely, yun ang angel na nasa bottomless pit. Meron pa yung sa Mark chapter 5, ang tawag sa kanya, Legion. No. Eh kaso marami naman sila. Pangalan nila naman. Okay. So, ibig sabihin, kung ikaw ipag-aral mo from Genesis to the book of Revelation, wala po siya nakasulat na gano'n. Kaya na kailangan maging Bible reader tayo eh. Amen. Search the scripture. Seek ye out of the book of the Lord. Kasi nga po, ang dami pong ano, teto lang yan, ha? Merong isang book na ano, Angels and Demons. Okay? Yung, I think, ang author nun, yung si Brown, di ba? Kasama nun yung ano eh, kasama yun ng Da Vinci Code. Yun po yung mga yon, meron silang novels, sinusulat po nila ito, at siyempre kapag inautor yan, minsan may mga taong naniniwala dito. Books lang po ng tao yan, mga kapatid. Amen? That's the final, those are not the final authority. The name of Jesus Christ, and the name of Satan, is in Isaiah 40:12. Ang name po niya, Lucifer. Okay, siya lang po yung anointed cherub. Siya lang po yun. Okay? So, hindi po siya demons. Siya yung the devil. The devil. Siya po yung the devil. Hindi po siya demons, the devil. Iba po yung a devil sa the devil. A devil. Yes, yan yan. Si Judas Iscariot. Judas Iscariot. Iba yung a devil sa the devil. Iba rin yung demons. Okay? Kasi nga, pag sinabi natin demons, makakalusot po dyan yung mga Greek mythology. Kasi may mga demons din sila. At maging po yung Buddhism, mayroon demons din sila. May good and bad demons. May research ka ba sa tungkol sa demons, Brad? Ito pa, sir. Mayroon nakita dito sa Quora. Upon searching po, kung sinerch mo yung demons sa King James, ang lumalabas po na name is Cain, Nero, Judas, Legion, Belial, and Lucifer. So yung six na demons, yun po yung lumalabas. Six demons? Oo, yung sinasabi. Dito mo, according sa Torah? Oo, Torah, yung sa ano. Parang lang basta sa... Search engine. Search engine. Eh, mga tao po yun. Baka yun po yung gusto niyang ipahiwating na six. Yung mga tao na yun, sino yung mga yun? Si Cain. Cain. Nero. Nero. Judas. Judas. Legion. Belial and Lucifer. Si Nero, wala sa King James Bible yung meron. Wala si Nero. Diba? Okay. So, yun po yung mga tao yun. Ha? Pero si Judas Iscariot, iba po ang pagkatao nun. Amen? And also, Cain. Iba rin ang pagkatao nun. Pero, yung isa Brad, yung isang sinabi mo kanina, ni Bukadnezar, o tao po yun, si Bukadnezar, right? Part siya ng tinatawag na demons. Okay? So, people po yun, mga tao yun. Pero meron po tayong study tungkol po doon kay Lucifer, Judas Iscariot, sino siya, no? At ilalagay po natin sa isang study natin yun, Mark of the Beast.
Okay. At si Cain naman po, okay, seed siya ni Satan, which is a long study. So we need to study that. But sa study po natin, nakita natin sa King James Bible, wala pong word na demos. At ang demos po ay, kung nalagay po natin ito sa talagang biblical explanation, ang demos na equivalent sa devil, sila po ay mga fallen angels. Here is chapter 6. Tinawag silang sons of God. Okay? So another question, please. From Brother Al Bukid. Good evening po, Pastor. Yeah. Magandang gabi rin, Brad. Babae po ba ang angels o lalaki? Lang talaga. Ako, maganda pong tanong yan, yeah, Brother Al. Question. Please, fasten your seatbelt. Okay? Pagkat po, marami po dyan ang hindi maniniwala. Sabi po kasi ng idea ng karamihan, of course, ng ating mga kabaho din. Amen? Ito na naman. Sexless daw ang angels. Mm-hmm. Sexless. Walang gender. Ganun po, kumuha po sila ng verse sa Matthew 22. Amen? Matthew 22, verse 30. Tinawag po sila sexless. Matthew 22, verse number 30. Ibig sabihin ng sexless, ibig sabihin walang gender. Kasarihan. Neutral. Okay. Pero maliwanag naman sa Bible, may kasarihan sila. Bakit natatawag nila? Sons of God, no? Sons. So kasi ang image po nila, nag-conform kay Christ. Sons of God. Okay? Actually, ganun din po ang ating predestinated image from Romans 8:29 with the image of the Lord Jesus Christ. Kaya tayo, sons of God, male form. Lahat po naman si say, babae lalaki, in eternity, will be sons of God. Ibig sabihin, will be like angelic in form. Okay? Alright. Sons of God, they are male. Pero kasi po, sabi po dito sa Matthew 22, verse 13, for in the resurrection, they neither marry, are given in marriage, but as the angels of God in heaven. So, automatic kasabi na dahil walang kasalan nangyari, sila po ay sexless. No, ang angels po kasi, hindi po siya kin-create to reproduce. Alam niyo, sino ba yung unang son of God na nasa earth, na kin-create ng Diyos? Nasa earth, ha? Sige, lakotaw sa kanya, son of God. Lumitaw ba siyang babae o lalaki? Lalaki. Tapos hindi mo ang Trinity, He. Yan ang ginagamit na gender. So, ang Holy Spirit ay person, siya ay male, God the Father, and Jesus Christ. And the rest of the angels. Hindi po sila mga babae. Ngayon, ang pangalawang tanong, meron ba silang wings? Wingless po sila. Hindi po sila sexless at sila po ay wingless. Walang pakpak. Walang pong pakpak. Of course, because they are spirit, they can move around. Walang space sa kanila. They don't need wings. Pero yung pong mga seraphims at yung cherubims, meron pong wings po yun. Pero the angels, wala po silang wings. Basahin po natin sa Genesis 18, makita po natin na nag-appear po yung three angels, so man, they appear as male. Okay? So, kasi nga ganito eh. Tayo kasi, bunga tayo ng nakaraan. Mga arts, drawings, di ba? At yung mga drawings na yon, pumasok na yon sa isip ng tao. Nag-record na yon, na-record na. At kung anong nakikita nila, yun ang nagiging totoo. Eh kasi wala naman silang basihan. Bakit? Kasi nga hindi naman binubuksan ng Biblia. So yun ang napaniwalang totoo. Nung ako'y bata, akala ko, yung mga cherubim, di ba? Bata at baby. Yung mga angels, eh, pukot ang ulo, tapos may pakpak sa leeg. Yun ang alam ko eh. Pinalumilipad ito. Tapos tinawag silang garden angel. Yun ang alam ko. Sila yung mga babies. Eh, nung basahin ko ang Bible, wala palang gano'n. Kasi nakikita ko sa drawing. May pakpak sila, ulo lang. Yun ang alam ko. O mga bata. So, that's Catholicism. That's Spiritism. Kaya sabi ko sa inyo, matindi ang impregnation ng Spiritism sa mundo. Kaya, kayang-kayang dayain ng Diablo without the help of the Bible. At pag hindi yung pinaniwala nito, okay, in full pace, wala. Ligaw ka. Kasi nga, ang senses na ginagamit mo lang, mata. Tama? Eh, ang mata, pwede siyang madaya. Oh. Pati pandinig. Kaya nagpapang problema ngayon si FLM eh. Bakit? Kasi daw sinabi niya, nakapatid daw niya si Marcos. Si Bongbong. Eh, pwede namang i-record yun eh, di ba?
ba, pwedeng gumawa ng recording. Eh, siyempre, gagamitan ng tao ng senses niya, pandinig, tsaka nakikita. O kaya, pwede kang malayo. Kaya nga sa court, hindi nga tinatanggap yung mga video eh. Bakit? Kasi nga pwedeng, yan yan. Edit. Yeah, edit. Tama? Kaya nga bakit? Kasi nga, kaya nga may truth. Kaya nga po, ang Bible, napakahalaga sa buhay natin. Hindi lamang po ito, daily devotion natin, mga kapatid. Hindi lang yung, pag gusto natin matulog, magbabasa tayo ng isang chapter, at maantok na tayo, patulog. Hindi po ganun, mga kapatid. Ito po ang magpapaliwanag ng lahat ng bagay. Ang Bible. O kanina, tanong, demons. Pero walang demons sa Bible. Mm. Ang nakalagay doon, devil. Bakit yeah. Devil? Para alam natin, pag D-E-D, alam natin, lumilitaw yung word na evil. Evil ang devil. Pag demons, wala kang makita doon. At tandaan natin, ang ibang mga relihiyon, ang demons sa kanila, pwedeng good or bad. Mm. Pero pag sinabi natin demons, evil talaga yan. In the biblical standing. Okay. Alright, from Sister Sheila Gregorio. Pastor, good evening po sa lahat. Magandang gabi rin, Sister. Naka-chain po ba yung mga fallen angel dun sa torment? Yeah. Nakakawala po ba sila? Change po sila. You go to 2 Peter chapter 2 and then you go to Jude. 2 Peter chapter 2. Okay? Verse 4. 2 Peter 2:4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and deliver them into chains of darkness to be reserved unto judgment. So, ibig sabihin, ganito, ha? During this time, nandito sila, chain sila, chain. Tapos, okay, naka-reserve sila saan? Naka-reserve sila saan? Dito. Dito sila naka-reserve. Okay? According to 1 Corinthians 6:2. Okay? Alright. So, hindi sila malaya. They are spirits in prison. Narinig mo kanina, 1 Peter 3, verse 19. They are spirits in prison. Okay? So, pawawalan po sila para humarap sa dyan. So, why ito ng judgment? 1 Corinthians 6:2. We will judge angels. Yeah. Woo, 1 Corinthians 6:2. Grabe naman, privilege. Nasa atin ang muling halakhak. Tama yun. Talagang we replace the angels that rebel. 1 Corinthians 6:2. Do you not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Okay? So, we're going to judge angels. Kaya po, hindi pa tapos ito eh. Hindi pa tapos itong aking discussion dito. Kasi meron pa itong mangyayari sa tribulation period. But so far, ito muna to give place for the questions. No? So, ito po. So, ito yung torments in Revelation chapter 20, verse 4, 14, and 15. Death and hell, yun po, will cast into the lake of fire. This is the second death. So, yung mga angels, judges sa white throne judgment. At saan sila dadaling? You go to Jude. Jude. Okay? Jude. Book of Jude. Book of Jude. Amen. Mm-hmm. Alright. Book of Jude. Alright. So medyo kailangan ng masteral dito, Brad. Okay. Whoa. Jude, verse 7. Kailangan ng masteral dito. Kailangan yung masteral, sabi. Jude, verse 6. And the angels which kept not their first state, but left their own habitation, he has reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. See that? So they are chained. Chained. Actually, sa millennium, alright, sa millennium, itong millennium, no? In time sa millennium, okay, before the final revolt of Satan, ito po, ito yung panahon na from here up to here. Okay? The devil, Satan, is chained. Chained siya. Alright? Just like this one. Chained sila. And then pagdating dito sa Lake of Fire, they are what? They are chained. See that? Ulitin natin.
And the angels which kept not their first state, but left their own habitation, yet reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Okay? So they are chained. Hindi sila nakakawala. Okay? Makatani ka la, ano? Kung merong word na gano'n, chains. Okay? So meron pa po tayong question? May question pa tayo? Yeah. Sige po. You can ask question. Kay Sister Sheila again. How about po yung mga bad spirit na napupunta doon sa mga nasasapian? Sino-sino po yung mga bad spirits na yon? Saan po yun nanggagaling? Oh, let's go to Mark chapter 5 to show you something here. There's a story here in Mark chapter 5, no? At Mark chapter 5. Kasi po, the devil is a leader, no? Siya yung pinaka-head. Sabi ng Bible, say prince. Prince of the power of the air. Siya yung head. Okay? Siya ang head ng mga yan. At anuman ang activity ng mga evil spirits, so meron siyang collaboration. Okay? Ang devil po, hindi po siya God, kaya siya hindi siya omnipresent. Hindi siya God eh. Ang God lang po ang omnipresent. So ganito po, for example, ang devil, binanggit po doon sa King of Tyros, ibig sabihin na doon siya sa Tyros, no? Okay, so nasundan niyo, ha? E paano kayo nisa nakakagawa sa buong mundo? Tandaan natin, because they are spirits, they can travel. Mabilis na fastest. Okay. And because of they are many, sabi ng Mark chapter 5, okay, ito po niyo yan. Kalagay doon, meron pong isang manya at gadara. Okay? So Mark chapter 5, verse 1 hanggang verse number 9, makita mo. Verse 8, or he said unto him, come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, what is thy name? Singular siya lang. Yeah, and he answered, saying, my name is Legion. For we are many. Biran. So ilan po yung namatay dyan na baboy? 2,000. So bawat isa po may evil spirit yun. So ibig sabihin, sa isang tao, pwedeng sumanib ang ganun karaming unclean spirits. Now, Pastor, ano ba ang size ng evil spirits? Ganun ba? Parang kasi laki pa naman yan. Lango. Hindi po. Amen? Since they are spirits. Diba? Anong space kailangan mo sa spirits? Para lang silang hangin. They can go anywhere. They can be compacted to a certain place. Eh si Magdalene nga, meron siyang seven unclean spirits. Isang babae lang po yun. Si Mary Magdalene, seven unclean spirits. Kung saan sila nagagaling, edi utos siya ng Diablo. Tama? Kasi sabi ng Ephesians chapter 2, he is the prince of the power of the air. Kaya nga po, yung mga multo na sinasabi natin, no? Yan po ay mga pamamaraan ng Diablo yan. Upang sa ganun, ang tao ay madaya. Binibigyan niya ng kapangyarihan ng tao eh. Diba? Yung extrasensory perception, binibigyan po niya. Yung clairvoyance, telekinesis, binibigyan niya yung power niya. Mental telepathy, binibigyan po yung power niya. Ng unclean spirits. Marami pong na-convert na satanist na naging Christian. At sila po yung nag-reveal kung ano kanilang ginagawa. Okay? At makapangyarihan po sila, I tell you, they're enjoying their power. Ephesians 2 verse number 1. And you had been quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of what? Disobedience. Ang tanong, Pastor, kapag ikaw ba ay holy, eh wala na evil spirit na lalapit sa'yo. Okay? Hindi na makaasar ang evil spirit sa'yo. Dahil holy ka na eh. Faithful ka sa church. Hindi siya malapit. Tandaan mo, sa 2 Corinthians chapter 12, si Pablo ang problema. Bakit? Sabi niya, 3 times siya nag-pray sa Panginoon. Pero hindi siya sinagot ng Lord. Diba? Sabi niya, and Satan what? Buffeted me. O habang siya ay nanalangin sa Diyos, ando si Satanas. Inaano siya?
binebek siya, kinuhulo siya. So it doesn't mean that you are not holy, you are immune to the attack of the devil. Even Jesus Christ, Matthew chapter 4, right? Mm-hmm. Okay, so saan nagagaling? They are here on earth. Ephesians chapter 2, verse 1. Verse 2. Wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Andiyan siya. Internet. Yeah, andiyan siya. Lightning. They are spirits. They move around. Sa wind. Ayan ang every wind of doctrine. Andiyan siya. At hindi po sila nagme-merienda, hindi sila nag-Starbucks. Okay? Hindi po sila namamasyal kung saan-saan. Walang resting period sila, hindi nila kailangan ng air condition, hindi nila kailangan ng LRT, MRT. Lockdown sa kanila. Hindi nila kailangan ng sasakyan ng pangdagat, pang-ipapawid. Speed of light. Si Flash, no? The Flash. According to the prince of the power of the air, the spirit that worketh in the children of what? Disobedience. Sina? Kaya nga, yung salitang worketh, ibig sabihin, kasama nila yung mga taong ang nature ay evil. Kaya nga tayo, na-involved din tayo noon. Kung hindi tayo saved, Brad, mga kapatid, Mr., isasama tayo sa kanya. Makikipag-collaborate tayo din. Kaya lalo naman kasi, bakit? May Lucifer. Meron sa mga spirits. Tapos ngayon, may mga kakunaibans pa siyang tao. Kaya tawag sa kanila, sons of Belial. May kakasama siyang mga tao. So, yung buong mundo ngayon, sa tulong ng mga tao masasama na yan, tulad yan, COVID na yan, eh may nag-develop na eh. Mga evils, evil people yan. Para maguluhan ang buong mundo. Kasi pag may confusion, mas madali makapagtrabaho ang diablo. Pag may confusion. Because God is not the author of confusion. So ano gagawin ng test? 1433. He's going to confuse people. Amen? Okay. Alright. So, next question from Nancy Hermoso. Pastor, good evening po. Just want to clarify this. Kaya po ba hindi nag-indwell permanently yung Holy Spirit in the Old Testament sa mga saved? Dahil hindi pa po namamatay si Jesus Christ o may iba po pong reason? Salamat po, Pastor. You are right. Kaya po ang Holy Spirit hindi po naibibigay sa isang tao at permanently mag-dwell is because hindi pa po nag-resurrect si Christ. Kaya ang Holy Spirit po hindi nag-stay dito because wala pang resurrection. Okay? We go to the book of John chapter 7. John chapter 7. John 7. Okay? Book of John chapter 7. May sinabi ang Panginoon dito, John 7. Tama na tayo sa John chapter 2. John chapter 2. Okay? Yung sinabi niyang, I will destroy this temple. And in 3 days, John chapter 2, I will build up. Verse 19. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and will thou rear it up 3 days? But he spake of the temple of his body. Okay? So, resurrection, ano? So, wala pang resurrection, kaya nga yung Holy Spirit hindi pa nagdudwell. Alright? Now, meron po sa John chapter 7, sabi niya, hindi pa nabigay yung Holy Spirit because hindi pa siya nag-resurrect. Ganun po ang pagkakabanggit. Ano? So, yung resurrection ay hinihintay para doon sa Holy Spirit. Okay? Nasa John 7, alam ko po yun eh. No? John chapter 7. Any word pa sa? Yung sabi niya ay resurrection, tapos is not yet rose from the dead. Kaya sabi niya yung Holy Spirit hindi pa nagbigay. No? Just like that. Okay? John chapter 7. Ayan, verse 39. But this spake he of the Spirit. Okay, Sister Nancy, ito yung sagot. Which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given,
Because that Jesus was not yet what? Glorified. John 17:39. Sakto pong sagot po yun, mga kapatid. Hindi po dumarating ang Holy Spirit kasi wala pang resurrection. Yun ang reason. Kaya nga ito, at saka, kasi nga dito, incomplete pang salvation dito, incomplete eh. Kasi ang completeness sa salvation dito, yung pagdating ni Christ dito. Hindi, yeah, pares na yun. Alright? Incomplete. Kasi wala pang blood eh. Nang lang. Si Christ. Kaya ang Holy Spirit nawawala. Ang daming, po reason, mga kapatid, ang location ay patay pa sa New Testament. Better na eh. Kahit pag doctorate kayo, pag masteral kayo, kapag gano'n ng inyong interpretation sa Bible, eh alam ko yun pa po doctorate ng masteral. Kasi verse na ang nagsasabi, hindi yung titulo. Or diploma nakalagay sa dingding, hindi po yun ang nagsasabi. Mga kapatid, ang authority po dapat, hindi yun. Amen. Hindi yung document na yun, na meron kang doctorate, di ba? DD, TT, Dodo, PhD. Lahat na. Ang authority mo dapat Bible. Word of God. Amen? Okay, Sister Annie Hermoso Alderite. Wow, nice name po. Pastor, good evening po. Tanong ko lang po kung sa mga believers, nagpapakita pa rin yung mga evil spirits. Siyempre, wala namang hindi pwedeng mangyari sa mga believers na hindi na na-experience din ng mga unbeliever. Okay? Ang di lang natin na-experience, alright, ay ito. Okay? Sabiya. Alright? Siyempre, yung tayo ay mag-dwell na yung evil spirit sa ating spirito. Amen. Okay? Alright. But you can be what? You can be used by the evil. You can be used by the evil of this world. You can be used by the unclean spirits. Kapag ka, Romans chapter 6, yung, di ba, sabi nila, nagpapakita pa ba? Actually, hindi lang nagpapakita. Pwede ka pang gamitin. Pwede ka pang gamitin. Kahit Christian pa. Ayatid niya? Sabi ni Paul, I became your enemy because I tell you the truth. O, isipin mo. Nung sinabi ni Paul sa mga Christians yung katotohanan, naging enemy sila ng katotohanan. O ibig sabihin, hindi ginagamit sila ng masama. Sino ba gumagamit sa panahon sila yung enemy ni Paul? Ito yung evil. Tama? Romans chapter 6. Didi means dumb dog. From Luciano. Romans 6:13. Pwede kang gamitin ng masama. Ng evil. Kahit ang devil, kahit Kristiyano ka. So, paano mangyayon, Pastor? Romans 6. Si Peter ka. 13. Neither yield ye your members as instruments of what? Unrighteousness unto sin. But yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of what? Righteousness unto God. Okay, maliwanag po yan. Amen? Tignan nyo ha. But God, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey. Eh, pag nag-obey ka sa devil, ano ka? Hindi ka man unsaved, hindi ka man anak ng diablo, pero obedient ka sa kanya. Whether of sin unto death or obedience unto righteousness. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered to you. Kaya nga po, ang daming problema sa church. Bakit? Kasi nagpapagamit sila sa kaaway. O, hindi lang nagpapakita, sister. Nagpapagamit pa yung iba. Amen? E paano nila makikita? Yung iba